Hi mga kaibon, welcome back po sa channel natin, Ibon at Iba Pa. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, subscribe na po kayo. Ngayong araw na to mga kaibon, sasagutin po natin o bibigyan natin ng pansin yung katanungan ng kaibon natin, si kaibon Carguenia France. Ang tanong niya is content naman daw about mistake sa pagbibreed o pag-aalaga ng ibon na na-experience natin. Magandang katanungan to kasi maraming newbie dyan na gusto mag-umpisa, kaya habang maaga may iwasan na natin to. Pero bago tayo mag-umpisa mga kaibon, shout out po pala muna sa mga sumusuport sa atin parati. Shout out kay kaibon Christopher Cruz, kay Arnulfo Junela from Daraga Albay, mabuhay po kayo dyan. Kay Mrs. Martina Junela, God bless po sa family nyo. Ito din, ang pamilyang to, parating nagsusuporta sa atin. Sir Eric Chunsim, Richelle, at kay Eric Jr. Mabuhay po kayo. Shoutout din kay Carlos Mini Avery ng North Caloocan. Kay Kaibon Gerald Pantangko. Kay Kaibon Emmanuel Banastas. Alam ko, misis niya to si Mary Grace Ilias. Shoutout po sa inyo, mabuhay po kayo. Kay Careful TV, supportahan din po natin yan. Kay Brian Cruz from Terminal 3, ito, parating nanonood sa atin to. Kay Iridani and Kaakoy Family, mabuhay po yung pamilya nyo. At kay Kaibon Remuel Paguntalan, salamat po sa suporta mga kaibon. Okay mga kaibon, ngayon pag-uusapan na natin yung topic natin about sa mga kamalian natin nung nag-uumpisa tayo sa pag-iibon. At ito rin sana, wag nagayahin ng mga newbie ngayon kasi ito yung mga kamalian natin nung nag-uumpisa tayo sa pag-iibon. Okay, number 10, actually in any order to, pero ito yung una kong mali nung nag-uumpisa ako sa pag-iibon. Number 10 po is size ng nest box. Ba't ko po nasabing mali ako dito? Kasi yung size ng nest box po na nabili natin nung una is pang parakits pala. Ang liit. Kahit ito po yung unang-una kong mali nung nag-aalaga ako ng ibon. Ang standard po na size ng nest box para sa African lovebirds is 8x8x10. Depende po sa cage siya. 8x8x14.5. Pwede ding 8x8x16.5. Okay? Depende po sa cage na gagamitin natin. Pero yung sizes na nabinigay ko is yun po yung standard para sa African lovebirds. Pero kung gusto nyong malaki, 12x12x12, wala namang problema po. Depende po sa inyo. Okay mga kaibon? Pangsyam. Ito po, nakamalian ko is hanggang ngayon, actually minsan mali ko pa rin to eh. Actually feeling ko karamihan aamin na mali sila dito o mali tayo dito. Okay? Number 9 is silip ng silip o panay silip natin sa ibon natin. Natatawa ako nito kasi maitlog man o wala, silip ako ng silip nung newbie ako nung unang panahon. At nung mainakay na, mas grabing silip ko. Pero dapat iwasan natin to. Actually minsan nagagawa ko pa rin to ngayon, pero dapat iwasan natin to. Bakit ko po nasabi na dapat iwasan? Kasi po may mga breeder po tayo o may mga ibon po tayo na maselan. Kaya ito po yung dahilan, minsan magugulat ka na lang, basag na yung itlog o hindi kaya nawala na yung inakay, nakakapisa lang. Kasi po maselan po sila, nasi-stress po sila, kaya po nila nagagawa yon. Kasi kasalanan din po natin kasi silip po tayo ng silip sa kanila. Kaya po, iwasan natin. Pero kung yung breeder natin is hindi naman po maselan, wala naman po problema. Kasi sanay naman po sila sa silip tayo ng silip sa nest box nila. Okay mga kaibon? Number 8 na kamalian natin nung nag-uumpisa pa lang tayo sa pag-ibon. Sobrang dami magbigay ng patuka.
ito, mali ko to nung unang panahon. Kasi nung unang panahon, mga kaibon, mura pa naman yung patoka eh. Sobrang mura ng patoka. Kaya ang tendency ko is dinadamihan ko ng patoka. At ang epekto nun, ba't ko nasabing mali, is akala ko mangingitlog na yung ibon natin. Mangingitlog na yung ibon. Pero yun pala, may sapola na. Kasi sa sobrang dami kong patoka na binibigay, actually karamihan pa nga ata siguro ng sunflower. Kaya nakakatawa lang kung babalikan ko yung mga palpak na nagawa ko nung nag-umpisa tayo sa pag-ibon nung unang panahon. Okay, number 7. Ito, minsan mali ko rin to talaga. Nagmamadali sinasalang ng bata. Ba't ko nasabing mali ito? At dapat iwasan ng mga newbie dyan. Kasi ang epekto po nito sa mga ibon natin is unang-una, may tendency po itong magloko yung mga ibon natin. Ito po yung magbabaon sila ng itlog pagkatapos sila mga itlog. At ang isa pang epekto sa kanila nito is magugulat ka ba't nakatatlong clutch na infertile pa rin. Kasi po yung ibon is bata pa, hindi pa po matured. Kailangan po kasi ng ibon maging matured bago po sila mapagbigay ng fertile na itlog. Okay mga kaibon, dapat po matured isa lang natin para po hindi po tayo magsayang ng oras. Kasi sa sobrang pagmamadali natin, mas lalo pa po tayong napapatagal. Kasi sinalang natin ang bata ng ibon natin ng bata. Minsan ang rason din dito is pumapares sa iba. Kaya no choice, sasalang na lang natin. Kaya advice ko sa inyo, dapat meron tayong extra pairing cage para po pag may gusto kayong ipares talaga, hayaan nyo silang dalawa dun. I'm sure magpapares talaga yon kasi nakaseparate silang dalawa. Okay mga kaibon, ang number 6 na kamalian natin nung unang panahon is ang tinatawag nilang dapat mag-candling. Tayo hindi nagka-candling. Kasi ang notion ko nun o yung alam ko, parang manok ata yung pagka-candling din ng ibon. Yung kinukuha talaga sa nest box yung ibon, tapos nilalagay ng flashlight o tinututok sa ilaw o nilalagay sa gilid ng kandila para makita mo. May pin light pala. Nung huli ko lang nalaman na pwede palang nandun lang yung itlog, tapos gagamitan mo lang yung pin light para makita mo kung fertile o hindi. At ang isa pang kagandahan pag kinakandling mo yung ibon is malalaman mo talaga kung may mapipisa o wala. Kasi minsan 30 days na, isang buwan na mahigit, wala pa rin napipisa. Yun pala, infertile. Kaya ang hirap, ang sakit po umasa mga kaibon. Okay, number 5, walang alam sa mutation. Ang walang alam sa mutation po, napaka-importante po nito para sa newbie. At masasabi ko na pag may alam po kayo sa mutation, iwas loko po. Hindi po kayo maluloko. Kasi dito po papasok yung mga maraming scammer dyan ngayon eh. Lalo na nung unang panahon, marami ding scammer kasi nga malaking kitaan sa ibon. Pag alam nyo po yung mutation ng ibon, hindi po kayo maluloko. Sa awa ng Diyos po, hindi pa naman po tayo naloko ever. Kasi po hindi naman po tayo naluloko eh. Kasi parang karma-karma lang yan minsan eh. Diba mga kaibon? Pag may tinanim kang mabuti, syempre maani ka rin na mabuti. Pero tandaan natin, bago natin pasukin to, alamin natin yung mutation para po hindi po tayo maloko, para alam natin kung ano yung ibon o anong mutation na gusto natin. Okay mga kaibon, number 4, ito mali ko rin to nung unang panahon, hindi ko po alam yung presyo ng ibon. Minsan pag hindi mo alam yung presyo ng ibon, pag nagsabi yung seller na ganito yung presyo, magtataka ka, ba't grabe naman ang mahal nun? Kasi nga, hindi mo alam na yung presyo na yun, actually, sakto lang sa mutation na yun.
o minsan yung presyo na yun mura pala sa mutation na yun. Kaya bago po tayo umasok sa pag-iibon, alamin po natin yung presyo. At para minsan hindi rin tayo bumili ng overpriced, mahal pala sa mutation na yun yung binayaran natin. Okay mga kaibon, number 3. Ito, grabe sakit nito nung nangyaring kamalian na to, yung number 3. First time po natin mag-hand feed. At akala po natin okay lang nang maglagay ng vitamins sa hand feed formula. Eh, dinamihan ko pa ng Petrasin Gold ang nilagay ko nun. Hindi pala pwede. Yun. Imbes na makatulong sa ibon o sa hand feed natin, namatay sila. Kaya grabe, napaiyak talaga ako na napatuloy yung luha ko. Paalala ko pa kasi akala ko makapagpabuga na ako ng mutation na yon, na magandang mutation, namatay pa. Kaya sayang, sayang sa oras. Sayang talaga mga kaibon. Okay? Eh kung nalaman ko bawal pala nun nung unang panahon, eh di sana, di ba? Marami na tayong mutation na ganun, o marami ka ng mutation na gusto mo na napalabas. Okay mga kaibon, pangalawa, itong second na kamalian ko sa list natin, nung una is wrong pairing. Ewan ko kung hanggang ngayon may mga nagkakamali pa dito. Ako nung una, siyempre bago pa, medyo hindi pa talaga buo yung knowledge natin sa pag-ibon, yung non-iring o ALBS 1 na papares ko sa iring o ALBS 2, pwede naman maglabas ng inakay, kaso lang ang ilalabas mga buknoy. Nakakatawa yung nilalabas. Sabi ko, ba't ganito yung tsura ng ibon ko? Ang daming, daming kulay sa muka. Buknoy pala. Kaya grabe, natatawa. Kung babalikan ko lang yung mga kapalpakan ko nung una, mga kamalian natin, matatawa na lang ako ngayon. Kaya bago tayo mag-umpisa sa pag-iibon, dapat alamin talaga natin, kasi sayang po yung patoka. Sayang po talaga. Sayang pong vitamin, sayang pong ginastos natin. Sana may mga magaganda na tayong na breed kung alam natin yung mga informasyon na yon nung unang panahon pa. Okay mga kaibon, at ito yung mali ko nung una talaga, yung number one na to. At sana yung iba dyan o yung mga baguhan nating mga kaibon, eh wag sanang gayahin to, kasi ano eh, sa dapat iwasan to mga kamaliang to. Ang number one is maghahabol ka sa usong mutation, kasi may rason eh, may buying. Ito, mali ko talaga ito nung una. Nung unang panahon, may buying ng Power Blue. Eh, gusto kong magkaroon ng Power Blue para makabenta din ako. Maghahabol ako niyan. Kahit pa po sabihin natin na bumili kayo ng matured na parisan ng Power Blue, o kahit anong mutation, hindi pa rin po kayo makakapaghabol sa buying. Bakit? Bakit? Isipin nyo ito mga kaibon. Pag nagmate sila, 10 days bago mangitlog. Okay? May ibon na every other day nangingitlog, may ibon na every day nangingitlog. Pagpatak ng maximum na iiitlog ng ibon nyo, like 5 o lagyan natin 6, maghihintay naman na naman po tayo ng another 21 to 25 days para maglimlim at mapisa yung ibon. Imagine yun, ilang ano na yun, almost 1 month na yun. Pag napisa, sisiguraduhin pa nating buhay ang mga inakay ng ibon natin. Diba? Kasi hindi natin sure kung mabubuhay pa. Tapos pag nabuhay, maghihintay pa tayo ng 2.5 months para matuto silang kumain ng seeds, di ba? Kung iisipin mo 'yun mga kaibon, kung iko-compute mo yung lahat na panahon, di ba, sa pagbi-breed na 'yon para makahabol ka lang sa buying, almost 4 months na 'yon. 3 months and a half, mga ganun 'yon. Mga kaibon, bago ka makapag-out
ng ibon mo. Eh, sa tagal na yun mga kaibon, nakapaglabas ka nga, may buying pa kaya? Di ba, feeling ko wala na. Kaya ito ang ugaling to, napaka iwasan natin to kasi hindi to makakatulong sa atin. Ibig sabihin po nun mga kaibon is mag-breed po tayo kahit wala pa pong buying, para pag may buying na, may nakahandaan na po tayong ibon na dapat nating pang-out para makabawi tayo sa lahat na ginastos natin. Okay mga kaibon, tip lang po ngayon mga kaibon, may buying po yung Lutino o Paline. Okay, gusto nyong mag invest sa ibon, yun, Lutino o Paline po ang buying ngayon. Alright mga kaibon, sana po yung onting mga kaalaman ko, kaalaman natin at mga kapalpakan natin na nagawa dati sa pag-ibon, at sana po may iwasan na ng mga newbie, at sana may iwasan na ng mga pati veterano din o kung maiwasan na bago kayo pumasok sa pag-ibon, kasi malaking tulong po, malaking tulong. Okay mga kaibon, sana may natutunan po kayo. Salamat po wala sa mga kaibon sa suporta nyo parate sa ibon at iba pa. God bless po sa pamilya nyo, God bless po sa inyo mga kaibon, God bless po sa lahat na mag-iibon. Okay? Ibon at iba pa po. Subscribe na. See you next time. Bye-bye po mga kaibon.